Hello, mga kaibigan! Happy New Year! Ito na naman po ako na mag-upload ng bagong video. Bagong ligo at saka bagong ayit. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tukol sa anger after stroke. Pero medyo masinimoto din. Kaya may mga binasa ako. At nakuha ko rin yung bood. Ngayon, sa description below, sa description, nilagay ko yung link para mabasa nyo rin. Ngayon, alam ko po na hindi naman interesting ang buhay ko. Normal lang. Pero, kung gusto mo ng ganitong topic, halika, tara, pag-usapan natin. Yun nga po, ang topic natin ngayon, anger after stroke. Meron po ako mga nabasa mga artikulo, pero dalawang link lang po ang nilagay ko sa ilalim para mas matinaw, mas patuloy, kinuha ko dalhin yung buod. Ngayon, so, anger after stroke, pero bago lahat, bago ko sabihin yung mga nabasa ko, i-report ko muna sa inyo ang nangyari sa akin mula nung Miyerkules hanggang ngayon Linggo. Okay naman po lahat. Wala naman po major na nangyari sa akin. Okay naman po lahat. Pinipinag ko pa rin maging normal ang buhay ko kahit na may depresya ako. Nagigising po ako ng maaga, nakakapag-exercise. Tapos, nakakapag-ayos ako ng damit na ng kamang-kama pala. Kamang pinagtulugan ko, naliligo ko at pinaprepare ko ang sarili ko. Ano ba to? Wala yan, siguro. Ngayon, ito nakalipas sa araw, dalawang beses lang ako nakapag-exercise kasi katuloy ngayon, umuulan. Ang sarap ang baluktot. Grabe. Ay, naku, ito basa ang chichi ko dahil basa ang buko ko. Pero, okay lang. Namamanage ko naman. Kinakaya ko maging normal kahit may depresya ang buhay ko. Nilalakas ako loob ko parati. At lagi kong iniisip yung mga anak ko, yung kapatid ko, yung pamangkin ko, yung mga apo ko, para makapag-survive ko. Kailangan ipakita ko sa kanila na kaya ko kahit na hirap na ako. Kung mababasa nyo doon sa ano ko, sa MVPs ko, pagod na ako. Pero wala namang madali at saka ni nakakapagod sa pagbuhay natin sa mundo ito eh. Kung yung malaki mundo natin, speck of dust lang tayo. Hindi perfecto. Tayo pa kaya? Ngayon, ito na tayo. May sila po ito. Tungkol sa anger after stroke. Ngayon, merong tatlong mahalagang punto dito kung bakit nagkakaroon ng anger after stroke. Number one, ito nilista ko. Number one, anger from damage to the brain's emotion center.
Kasi nga, naglag nga yung ating dugo papundang utak. Dapat rin yung mga cells pati yung motion center natin napektuhan. Kaya, madali tayo magalit. Ako particular, matampuhin. Kung bagay lang, nagtatampo na kagad ako. O kaya naman, naging imbosti daw ako, sabi ng anak kong buto. Which is totoo naman. Hindi ko naman itatanggi, pero epekto siguro yun. How to cook? How to cook? Paano natin ayusin ang, paano natin i-approach yung ganito problema? Ngayon, explain to family and friends that the brain damage caused by the stroke nag-register ng anger. So, ni-explain natin sa pati na pamilya natin na mga ibigyan na yan, yung tao na yan, na-stroke na yan, may detail ng ulo. Kaya may detail ng ulo niya kasi na-damage yung emotion center cells niya. Number two, anger. Anger from grieving process. This is a result of devastating losses that occur. Ibig sabihin nga, kaya nagagalit yan kasi maring may ginagawa sa ng patron niya, may trabaho siya, kaya naman may negosyo na hindi niya masakaso. Kaya frustrated siya, nagalit. How to cope? How to cope? Acceptance with the right mindset. Kailangan i-accept mo na ganito na talaga sakit mo. Kaya lang, huwag ka maging negatibo sa sakit mo kasi sa pagiging negatibo, hindi na nakakatulong yan. Sasabalang na sasabalong mo, upok lang sa itatabi, baka hindi ka ba magsalita, hindi maganda. Kailangan i-accept mo ang nangyari sa iyo na tama yung mindset. Kailangan positibo, huwag negatibo. Ako, pero amin ko ako, minsan nagne-negative din ako, pero madali kong kinakausap yung anak ko, yung mga kaibigan ko, para ma-overcome ko yung negative thoughts, spelling, T-H-O-G-H-T, thought, yung pag-isip. And pangatlo, yung anger, due to post-stroke depression. Anxiety, hopelessness, pessimism, lack of interest, insomnia, irritability. Kasi nga, naging depressed ang isang na-stroke. Nagkaroon na depression kasi nga may frustration. Hindi niya na magawa yung dati niyang ginagawa. Katulad ko. Dati ako nagtatabaw. Maganda ang position ko sa Dubai.
Nagsisimula pa lang ulit ako sa pangatlong trabaho ko nang magkasakit ako. Kung kailan naman ako nagkatrabaho, doon naman ako nagkasakit. Hindi ba? Frustrating yun. Nakaka-frustrate. Ngayon, ang nangilagawa ko, naghintay ako gumaling. Hindi ko alam kung may kagalingan pa o hindi. Kaya, may anxiety and hopelessness. Yung dati ko ginagawang photography, palibasa, hindi ko na mawakan na maigi yung camera. Yun, nagkaroon na lack of interest. At saka yung hindi ka gano'ng makatulog, insomnia. Ngayon, how to cope with this, it is best to talk or work with a team. Kailangan may mga kaibigan ka na malalapitan mo. Katulad ko, nandyan ang mga anak ko, nandyan ang kapatid ko, nandyan ang kaibigan ko, pinsan ko, tinutulungan nila ako ma-overcome ko yung mga negative adaptation ko. Eh, hindi man magkatotoo ang iniisip ko, eh, at least, nandun sila para magbigay ng lakas ng loob ko. At ginagawa kong mag-survive kasi alam ko na may mga tao pang nagmamahal sa akin kahit na ganito ako. Ayun. Rewiring the brain to overcome anger after stroke. How to rewire? Eh, ang utak natin parang may mga wire yan. Eh, paano natin i-rewire off? Pagkaganain muli, eh, in-attacking nga tayo ng stroke eh. Number one, practice something with a repetition. Oo. Ang repetition ay yung halos ginagawa ng mga physiotherapy sa atin. Kailangan parati mong parati ka mag-knee-bending, mag-push up, kaya lahat yung ginagawa mo para ma-exercise ang physical abilities mo. Ngayon, sa utak ganun din, kailangan may ginagawa kang repetition para masari ang utak mo at kumana ulit. Katulad nung una, nung bago pa lang ako nagkakasakit, o bago pa lang ako nagkasakit nga dito, medyo marunong na akong kumain. Kaya lang, ang problema, pag may hawak ko kong kutsara, pag kuha ko ng pagkain, ang diretso ng kutsara ni sa bibig, sa ilong, o kaya sa mata. Kumisil ka sa noo o sa pisi o baba. Ibig sabihin, walang koordinasyon. Kaya, tinuruan ako ng PT ko noon sa Dubai na practicing yung pagturo sa ilong at saka mag-imagine ka, mayroon kang hinawakan sa magkabilang dulo. Ilong, yun. Labas. Lagi kong ginagawa. Kaya, nung nasanay na ang kamay ko at parang naayos na yung utak ko sa parting kailangan ang kamay ko ay dimiretso ay nagawa ko na rin sa kutsara. Paunti-unti lang. Pagbago ka talaga mahirap, pero sa kaka-repeat mo na repeat,
masasani na lahat ano pa bang importante yung pagsusulat kanan ng kamay ko pero ang naapektuhan na kamay ay kanan, hindi ako makapagsulat sa kaliwa kaya pinalakit ko yung letter A, letter B, letter lahat ng alphabet. Ang hirap ang A. Ang anak ko bumili ng writing book. Ang A, mga dalawang page, tatlong page. Bawat letra sa alphabet, araw-araw, eh, tatlo ng tatlo. Sa dalawang letra sa isang araw. Hanggang sa masari ako, nag-register na sa utak ko, na-rewire ang utak ko. Marami pang bagay na inuulit-ulit natin para sa physical therapy. Pero hindi natin alam na nire-rewire niyo o inaayos ng utak mo yung ginagawa mo para maging ika nga. May tinatawag kami sa photography na muscle memory. Automatic na yung gagawin mo. O pangatlo. Ay, pangalawa. Madami yung padaan, pero ito mga napili ko na maganda. Hanapin nyo na lang sa link na iba. Mag-practice ng meditation. Number one, kailangan ng meditation para nakakapagpahinga ang utak mo. Meditate using the Bible, using music. Nakikinig ka ng music katulad ko. Nakikinig ako ng music. Sige. Ito ginagamit ko. Yung ano ko, headphone ko, ginakabit ko sa cellphone ko, tuwing umaga. Pagkatapos ko mag-exercise na may tugtog, mag-relax ako ng mga 15 to 30 minutes na may tugtog. Nakakatulong na mag-imaal sa pag-iisip. Mainitin dati ang ulo ko, pero ngayon, unti-unti ko nang netiti, pero marami pang paraan para maruway yung utak natin. Napakadami, nilagay ko na lang ang netiti ang link. Nilagay ko na lang ang link sa description sa baba. Para makita nyo rin. Ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe ka na. Alam ko nga na hindi interesting ang buhay ko. Pero alam mo, kasi ako, mahilig ako magbasa, mahilig ako manood na kung ano-ano. Ngayon, yung nababasa ko tungkol sa mga stroke, hindi lalagay ko sa video. Kaya, nasasabi ko sa inyo yung mga nababasa ko. Maring hindi nga ako medical expert. Wala nga akong alam sa medical kung tutusin. Pero, sa mga nababasa-basa ko, nagiging maayos at saka na na-expound ko sa inyo. Hindi lahat ng nakikita mo sa internet dapat mong paniwalaan. Totoo yun. Kaya ako, piling-pili ang mga pinanonood ko o binabasa ko. Ngayon, nanonood ako ng mga horror to entertain myself. Ngayon, nagbabasa-basa ako
para dumami ang kalaban ko. Eto na nga ako eh. May problema sa utak. Tapos ganun pa. Kaya, no, pinipilaw ko alamin na alamin na alamin. O, paano mga kaibigan? Maraming salamat sa inyo, ha? Happy New Year! Ang susunod na upload ko ay sa Miracles. Sa Miracles, there's one yata. O yata. Yun na. O Happy New Year sa inyong lahat, ha? O sige, bye-bye na. Bye-bye!